morning mga kaibigan. Ito naman tayo. Gagawa tayo ng lagyan ng seedling. Ito magsi-seedling tayo. Ito ang mestiza. Ito ang i-seedling natin na seeds. Gagawa tayo ng lagyanan o patungan ito. Yan ang gagawin natin. Yan. Pag kuwag isa, daan anong kuwa yan. Aw, doon ha? Lupi ka. Ang kata dito, kay bulutan ra. Ayun, adi ha. Po mga seedling tray kaibigan to. Pangag dire dong dire gadong pangag dong ini dong dire ini lama ito po ang lagyan natin ng seeds dito, seedling tray, 128 holes, 128 holes po ito. Ito po ay ating gagamitin para sa seeds ng ampalaya, para sa buto ng ampalaya. Ito dito natin ilagay. Gawa tayo ng patungan. Saka kasi ito marami ano na rin, okay na rin ang taniman. Ito ang taniman, no? Yan. Yan po ang taniman natin. Tapos ipakita ko mamaya, maglagay kami ng dumi ng manok dyan. Lagyan namin maya maya lang, kante, para makita ninyo. Apo, ah, di kay sige na kagtulak. Di na mao.
po. At ito'y ating gawin ng pahaba para magkatabi po ito. Ito. Tabi. Ganun. Dito. Diyan natin eh. Ano? Paganun lang. Dalawa. Yan lang po mga kaibigan para hatid ko sa inyo ng konting kalaman sa pag sisidling ng ampalaya. Simple lang ito, madali lang, hindi ka ganong matagal sa trabaho o kukuha ng oras. Madali lang. Kaya ito ang ginawa namin. Para pagkatapos nito, maglagay naman kami ng dumi ng manok dyan sa taniman ng ampalaya. Saka inumpisahan ko na rin maglagay ng puste. Yan po. Ito po ang puste niya. Ito po. Yan. May pambanting na o alambre o tarwire. At yan po ang anak ko'y nagbubutas para lagyan namin ng puste. Yan po. Ito po ang ito. Yan po ang lawak ng aking taniman, mga kaibigan. Yan po. Maraming salamat po. Mamaya ihatid ko sa inyo kung ano na ang susunod na update pagkatapos ko maggawa ng ano. Tong bara. Marami. May nang mga manong. Kahoy. Ikot lagi. Para may pag-uro yan. Tara. Sundang, teman-teman.